Pinasinayaan nito lamang Huwebes ang konstruksyon ng Taguig City Science Terminal and Exhibit Center na pinangunahan ni na Senator-elect Alan Peter Cayetano, Mayor-elect Lani Cayetano at DOST Secretary Fortunato de la Peña sa loob ng Department of Science and Technology Compound, Lungsod ng Taguig. Ang bagong gusaling itatayo ay may kinalaman sa science, innovation at technology, layo ng pagtatayo ng 5-story building na mayroon basement at roof deck upang maorganisa ang transport system sa isang lugar na maaring mapaunlakan ang mga pasahero at pedestrian sa loob ng transport facility na magiging komportable. Igit sa lahat, mababawasan din ang pagsisikip ng trapiko sa naturang pisinidad sa pamamagitan ng pag-aalis ng pila ng sasakyan sa daanan. Yes, it's for convenience para yung harap po ng Camp Bagondiwa, DOST, PUP at TUP ay maluwag at magandang tignan. We want the convenience under President Duterte's safe and comfortable life, yung po ang pinangako namin dalawa noong 2016. But we also want it to be a building na interactive, na makikita ang history ng DOST, na may experience sa mga bata sa murang edad, di ba? Anong ibig sabihin ng research, ng innovation, ng science, di ba? Samantala, ginunita ng Department of Science and Technology nito lamang Biyernes ang kanilang weather channel na DOST-TV sa 6 na taong anibersary nito na ginanap sa DOST-STII sa panguna ni DOST Secretary Fortunato de la Peña. Sa nakalipas na 6 na taon, pinalakas ng DOST-TV ang mga bagong dokumentaryo na nagpapakita at nagpapaliwanag ng mga direktang naitutulong ng agham at teknolohiya sa iba't ibang industriya kagaya ng pagsasaka, medisina, transportasyon, musika, turismo, gayon din sa mga lokal na micro, small and medium enterprises. Ilang dokumentaryo din ang tinalakay at ibinahagi ang buhay ng mga pambansang siyentista at mga naging scholar ng DOST. Itinampok din ng DOST-TV ang iba't ibang aktibidad na sinagawa ng mga ahensya ng DOST kagaya ng Regional Scientific Meeting, Health Fora, Press Conference at mga exhibit ng mga teknolohiya. Sa pinalakas na DOST-TV, layunin nito na makapagbigay ng mas magandang paraan ng pagbabalita at makapagpalabas ng mga istorya na tiyak na makatutulong sa pagbabahagi ng bagong kaalaman sa mga manonood nito. Ako si Nolan Ariola, nag-uulat para sa DCRJ 18 AM, ang Radyo Bandido TV.